Good afternoon mga ka-farmers. So nandito tayo sa area. Ayan. Meron na naman po tayong nakita na nalalanta mga ka-farmers. Meron namang namamatay. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-farmers, yan, nalalanta na siya. Tinamaan po yata tayo ng bacterial wilt mga ka-farmers. Nakakapanghinayang. Ayan mga ka-farmers. Kung mapapansin nyo po, marami na siyang bunga. Ayan o. Oh. Ang dami niyang bunga mga ka-farmers. Ayan, pagpunta ko dito kaninang umaga ay ano pa lang yan. Binilang ko ngayon mga ka-farmers kung ilang puno na yung na naman yung nalanta niya ay 10 puno na naman mga ka-farmers. Bali kaninang umaga pagkapunta ko po dito ay binilang ko yan ay ano lang yan 4 na puno. Subali ngayon na naman ay nadagdagan mga ka-farmers. So ito yata yung tinatawag na bacterial wilting sa Ampalaya mga ka-farmers. Ayan, nakakapanghina mga ka-farmers pagka ganito may nakikita tayong nalalanta. Bigla ang pagkalanta mga ka-farmers. So, paano kaya natin ito masusolusyonan? Kasi mga ka-farmers, ako dito ay nagdilig na ako dito ng fungicide saka bactericide. Hinaluan ko rin ng chlorine mga ka-farmers. Pero ito tuloy-tuloy pa rin yung pagkamatay niya mga ka-farmers. Hindi ko po sure kung ito yung sinasabi nila na bacterial wilt. So yan mga ka-farmers, kung napapansin niyo yung mga dahon niya ay may yan nagkukulay. Meron siyang kulay brown sa bahagi nitong mga dahon niya mga ka-farmers. Ayan, parang may pasa-pasa. And meron siyang kulay brown. Yan yung nagsisimula. Pagka mga ka-farmers, may nakita ka ng ganito sa dahon. Ayan. Mamaya niyan, mapapansin nyo. Biglaan na lang siyang nalalanta mga ka-farmers. So yan, hindi lang yan mga ka-farmers, meron pa dito. Marami mga ka-farmers nakakapanghinayang. Nakakapanghina. So yan mga ka-farmers, kung mapapansin nyo yung maliit na yan. Yan yung mga pinalit ko na namatay na yung iba dyan mga ka-farmers. So pag pinagbubunot ko ng mga ka-farmers, yan, kaya hindi siya nakasabay dyan sa malalaki na yan na may mga bunga na. Yan yung maliliit na yan mga ka-farmers ay binunot-bunot ko na yan tapos pinalitan ko na mga ka-farmers. Kaya ganyan. Yung isa ko nga mga ka-farmers na ipinalit na naman yan. Patay na naman mga ka-farmers. Bagong ano ko lang to. Bagong palit. Ayan. Patay na naman. Pinasok na tayo ng bacterial wilt mga ka-farmers. Kung bibilangin yung namatay lahat-lahat mga ka-farmers simula nung simula, siguro nasa mahigit 50 piraso na mga ka-farmers. Kaya ang ginagawa natin ay hinuhuki pa natin, pinapalitan. Pero yung ipinapalit natin mga ka-farmers, ganun pa rin. Namamatay pa rin mga ka-farmers. So, bukas po ay didilig naman tayo dito mga ka-farmers ng fungicide at bactericide. Sasamahan na natin ng chlorine. Ayan, mga ka-farmers, ito. Isa pa ito mga ka-farmers. Ayan. Sayang. Malaki na mga ka-farmers. Nakakapanghina.
Hindi ko na po alam kung ano ang kung anong anong kung paano ko to masusolusyunan, mga ka-farmers. Bali, ang ginagawa ko na lang dito pagka may nakikita akong ganito, nalalanta, binubunot ko na lang, sabay pinapalitan ko, mga ka-farmers. Yan, ito, bukas, sigurado. Meron na naman siya, mga kulay brown. Ano naman siya, hindi pa siya lanta. Pero meron siyang, yan yung nagkukulay brown na dahon. Yung parang nagkakapasa-pasa. Ayan. Panigurado ako bukas, lanta na yan. Patay na yan, mga ka-farmers. Yung isa nga ditong ano, mga ka-farmers, yung ampalaya na tumubo lang. Ayan, patay na din, mga ka-farmers. Sayang, mga ka-farmers. Nakakapanghinayang. Ayan pa isa. May nalalanta pa doon isa, mga ka-farmers. Ayan. Ayan. Sayang. Tinamaan tayo ng bacterial wilt. Ano kaya dito ang pwedeng, baka alam nyo, mga ka-farmers, kung anong pwedeng i-apply natin na gamot dito. Kasi ako, mga ka-farmers, parang nakakapanlumo kasi, mga ka-farmers, sobrang nakakapanghinayang. Pa-comment naman, mga ka-farmers, baka po may alam kayo kung anong pwedeng i-apply natin gamot dito. Kasi ako po, in-applyan ko na to ng fungicide, bactericide, chlorine. Yung chlorine po ay talagang matagal na po natin yan ginagawa. Nung una ay yan, nadadala siya, mga ka-farmers, pero ito hindi na kaya. Hindi po kaya ng chlorine. Dalawang beses na tayo dito nag-apply ng chlorine pero may namamatay pa rin. Ito. Na naman isa. Sayang. Sobrang nakakapanghinayang. Nakakapanlumo, mga ka-farmers. Ayan pa. Dalawa. Tatlo. Ayan. Ito pa. Sobrang nakakapanghinayang, mga ka-farmers. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko dito. Sabi nila wala daw pong gamot dito sa bacterial wilt. Doon po sa mga technician at doon po sa mga tawag dito, yung sa agri supply, baka po alam nyo. Yan, malalaki na yung bunga, mga ka-farmers. Sobrang nakakapanghinayang. Yan pa, dalawa. Dalawang puno. Meron pa ditong isa. Yan.
kakapanghinayang mga ka-farmers. Sobrang nakakapanghina. Nakakapanglumo mga ka-farmers. Dito sa unahan meron pa dito ang dalawa. Tatlo pala mga ka-farmers. Yan. Mayigit pa lang 10. 10 puno. Ito pa. Ayun pa sa kabila mga farmers. Yun. Ay. Pinasok tayo ng bacterial wealth. Uubusin yata yung ating tanim mga ka-farmers. Pa-comment naman po, baka alam nyo kung anong pwedeng i-apply na gamot. Yun lang guys. Bali na na-share ko lang. Yan. Para po ipinakita ko lang yung lagay ng aking ampalaya mga ka-farmers. Kasi malay nyo po merong may alam sa inyo kung anong pwedeng i-apply na gamot sa ganitong sakit mga ka-farmers. Kaya pa-comment na lang po kung anong pwede. Kasi sobrang nakakapanghinayang. Malalaki na yung bunga mga ka-farmers. Yan, napakaraming bunga. Tapos namamatay lang. Ito pa. Bago lang 'to mga ka-farmers. Ayan. Naglaranta. Nagsisimula pa lang 'yan. Pero bukas sigurado patay na 'yan. Uubusin mga ka-farmers yung ating tanim. Yun lang po. Guys, maraming salamat. Thank you all.